Antay na naman at Sulus Bay. We're going to Barangay Pinamantayan. So ganito na kagandang pasada dito, no? Basya. Nung last time na pumunta ako dito, so napakarap road na dito. So shout out na mabuhay ang Barangay Pinamantayan. Let's go! Sarap po. Grabe man yung pagka okay okay woo kung paano yung dana stay oh woo nakikinailawa woo jalan sir, mangina sir. Atan dito na atan. Welcome to Barangay Pinamantayan. And now guys, we are officially here in Barangay Pinamantayan. The big Jake sir, the big Maxi, and the big AC. Solo Spirit, the Bad Joker. Wow, napakaganda ng view. Ayun guys, as you can see. At yun na nga mga kasulspeed. Andito na kami sa Amulak na ako, basta guwapo. At ayun, pulang-pula ang aming mga mukha. At ating mga kumban. May kanal abot dito kay nagtanaw ka maana nga medyo putol man tong gamay. Sila ilawting dere lang. Urong ka. Na igota sa bagyo pre. Oh. Naunsa may kada ko ka masyot dito sa kwano? Laom. Yo, what's up man? At tayo na nga. Idol. First time here in Pinamantayan. Ayun guys, so napakaganda ng view. Kung makita nyo naman eh. At yung kampas ng alon. At yung pangpang na kung saan nakikita. Ang kita yung kagandahan ng view. No? So first time namin na makarating dito sa city na to. At napakaganda talaga. Walang halong biyero, sobrang ganda. And you, ayun ulit. Nagbabalik muli tayo dito sa ating what's up? At ayun, may parating na bangka. Ayun. Masyadong kita. At sobrang napakaganda ng view ng lugar na ito. Ayun, kung makikita nyo naman. Walang halong biro. At yun na nga, nagbabalik muli tayong mga kasulo split. At may isa tayong kasama na mukhang nagtatangka langoyin ang kahabaan ng beach na yan. At tingnan natin kung ano yung kanyang challenge na gagawin niyo. So tara, sundan natin ang ating lakas ng loob. Ang lakas ng loob na
Na maligo, talagang naligo. Ayan. Makita mo. Wah, wah nilono. Hinlutaw, hinlutaw. Wah. Di ba? Hinlutaw, hinlutaw. Ayun nga, dahil nga first time namin na makapunta dito sa sitio na to, guys. At talaga sobrang kaming na-amaze dahil yung ganda na hindi yung expectation namin, talagang akala namin yung normal na ano lang. So, ayun nga pala, dahil sa dumang nakaraang bagyo medyo malaki yung damage na nangyari dito sa sitio na to. Kung saan, makita nyo naman, maraming mga kabayan yung nawala o na-blackout ng kasagsagan ng bagyo. At kung saan ngayon unti-unti pa lang silang naka-recover. Kung makita nyo, talaga ang linis ng kabaan ng beach na ito. At isa sa pinagpaplanuhan namin na gagawin this second week of our vacation is our night swimming schedule. At gagawin na namin yun on the next week na. At I think that is January 8 or 9, Monday, on the second week of our vacation. So, sobrang amazed at nakaka-excited. At yun na nga ulit ang ating matibay na bangkero. Talaga namang ang lakas ng loob na maligo. Walang dalang bisa niyan. Pero talaga nga ulit-ulit sa dagat. Tanaw na to ang tao nga ulit sa dagat. Isugyod ang taga-bukid nga panalagsarag makalugsong og dagat. Kaya makakitag dagat. Kiat yun. Ang yun ang kakiat, no? So wala na dalang ilisan karon. So mag-uula siya kung sa niya ron pag sulbat padulong. Pabalik og makahoy kay wala siya ilisan. So mag-burlis na siya ron ulo. Tao sa may ngunin mo, pre. Okay, tayo. Okay kayo? Okay daw kayo. Giganahan ka. Bugnaw, tubig. Sayang, nakamigyos ko. So, lamenta kayo mulusbog. Kaya ito ano yung nagunaw naglusbog. So, gunaw ko na ako mulusbog ko kontro. So, basigin ako makalutaw. Kaya bugat ko kayo. Kaya daghan ko kikikaorong utuha. Kaya nakalibre na pagkikaon. So amo na yung sa kuandir mga kasulit tigay among gidayo gidri kaon yun kay kining nagkaulit ulit o ka ng labas nga isda. So dugay kayo na takatilog labas tanan nga naigsoon nga nagista sa mga tilog sa baybayon. So posible po siguro dayuhon nga wala sila isda nga maipakaon, no? So munay atong goal karon nga bakasyon, no? So suruyon tanan nga igsoon nga nasa kadaplinan sa mga kabaybayon kay simple di punto nila mapakaon, no? So dako nang kabuang kita nila kayong pakauno ug labas nga isda at hindi tayo nabigo dahil yung isang kamag-anak namin dito na aming pinasyalan ayun inainan kami ng masarap na isda at presko sariwang sariwa bagong kuha gikan sa panagat. So swerte kayo. Actually, mga kasulo speed, first time makalusot sa among mga service dere sa Burias Island. So, gikan og Manila, Valenzuela, Tongaray, Burias Island. At sulit talaga yung vacation na to dahil ride lang yung ginawa namin. So, isa sa pinaka challenge na among kimo ay ang ride na gikan og Manila. Padulong nga rin, so sobrang struggle, stress dahil pagod dahil motor lang yung sinakyan namin. Pero, excitement at masaya dahil syempre nagawa namin yung challenge na yon in 8 hours I think 8 hours na biyahe mula doon kasi umalis kami doon ng 11 or 12 PM. So nakarating kami ng San Andres, Quezon Prob is around 7 AM na. Then standby kami doon ng ilang oras kasi yung roro na sinakyan namin is hapon na dumating around 5 PM na dumating yung Roro. So hindi naman automatic na pagdating sakay tayo kaagad kasi nagbaba pa sila and then nag-unload din nag-load. So officially nakaalis talaga kami ng San Andres nasa around 5:30 PM na. So nakarating kami ng Burias Island is nasa around
8 or 9 PM ng gabi na. Wow! Sobrang pagod at gutom na yung naramdaman namin kasi doon sa San Andres. Kumain na kami ng isang beses, din tinapay na yung kinain namin kasi akala namin yung time na yon isang barko lang yung tumatakbo. So sobrang tagal lang inintay namin na biyahe. At ayun, papakita ko pala yung mga service namin, no? At the first time na makarating nitong mga to dito sa Burias Island. Ito yung aking service Maxi NMAX Vito Yamaha. First time na makarating ng Burias Island. At sobrang excitement din. Yun ah, good news. Dahil hindi niya ako binigo sa biyahe. At yung biyahe naman ay talagang kinaya niya naman, ano? At ako lang, actually ako lang yung naka-automatic na motor. At ako lang yung pambelt na naka-motor. Mostly sila is ayan, mga nakadina. Ito isa Suzuki Gixxer 150. At brand new yan, mga ka-solo ride. Dahil bili lang yan ng aking pinsan. Mayari ko yung pinsan yan. And then ito isa, yung nakasama namin sa ride, Yamaha Easy 150. And then ayun isa, Z Motorstar 200cc. And then yung isa namin na motor, bali 5 na motor kaming lumuwas galing Maynila papunta dito. So yung isang motor nandoon, yung isang pinsan namin nasa, hindi siya sumama ngayon kasi nasa Barangay San Pedro siya. Then sabi niya sasama na lang siya ulit dito kapag naka-schedule na yung night streaming namin kasi may sisit kaming night streaming dito. And then I think doon namin gaganapin sa tuktok na yun, as pang-pang na yun. Kasi mas maganda doon yung view dito pag gabi, medyo mataas doon yung tubig. So ayun, sana maging okay. At yung kaya nga pumunta kami dito ngayon dahil para kumonsulta lang kung pwede kami mag-sit ng swimming or night swimming dito sa kanilang sitio. So okay naman daw, wala naman daw problema din. Ayun, babalik na lang kami dito next day pagka yung diretso swimming na. So ayun, good news, magandang ride yung ginawa namin. So sana masulit. Ayun, si Ba Joker, ayun. Naglangoy-langoy hapon. Gapahapa na po wala hapon na wala wala ka man dyan o kakapoy. Masa pre, kaya pa? The Bad Joker. So gilamihan siya langoy-langoy mga solo ride. Ayan o. Gilamihan siya kumbayot-kumbayot. Anong kan, barot ay sakayan. Au, sabi na motor. Kili-kili nga fart loud na siya. Sa mga lagpas liog na siya kini nga part pala, no? So laom siya nga part. At balak namin doon sa pangpang na yun doon kami magsisit ng night swimming. So sobrang ganda talaga, nindot kayo ang kini nga lugar. Siguro kung wala niya hindi bagyo pa siguro limpyo. So karon ng god maori pagkalipas sa bagyo muna nga makita ninyo daghang kayo buling o daghang kayo sagbot nga na anod sa baha sa tubig tungkol sa nag-aging bagyo. So mostly talaga tanaw niyo guys, so ang mga balay wala na ito pang nabilin, haligi na lang o mga dapat. So more pag recover sa mga tao diri gikan sa nag-aging bagyo nga sa tong bagyo ato Tisoy. And may sakayan, no? Wala para bang kung sakayan ng sakayan kung bako ba kung sakay ba si dili mulot tao kasi hindi galit pag-unload, no? Wala akong problema.